Ito para lang sa akin to ha, para sa mga sumusuporta sa akin na naman nagkukwestiyon bakit ko raw hindi sinipot si Ate Ethel Buba. For the first place, mga inutil, alam na alam nyo na wala akong alam sa mga ganito. Huwag nyo akong batuhin. At sasabihin nyo, alam nyo, doon ako nagano eh. Doon ako nagano na, bakit naman inutil? Porket nakilala ka na, hindi mo na sila sinipot. Hindi ganun kadali. Mga inutil, subukan nyo pumuwesto sa pwesto ko ngayon. Diba? Kasi nga, ika nga mga inutil, alam nyo yon. Ika nga, syempre, bago pa lang ako rito. Bago pa lang ako dito sa larangan ng ano, sa larangan ng ano bang, ng vlogging industriya ng mga pisa, itong ngayon na nandito ako. So ngayon, syempre, yung nangyari kasi yun, ito ipapaliwanag ko lang. That time, nagla-live ako, diba? Nakita nyo naman yun, nagla-live ako. Nagla-live ako that time. And then, nagulat na lang ako kasi, nagulat na lang ako, biglang kumalampag yung pinto. Nagulat na lang, ano ba yan? Alam niyo, kahit seryoso kami, isang gunggong talaga rito na. May abin. Doon ka manood sa kabila, tatadyakan kitalan. Alam mo yon, yun nga. Kasi syempre, mga inutil, para sa akin, may iniingatan kasi kung management. Kasi nakalagay sa kontrata namin ni Sir Wilbert yun na hindi ako pwede basta-basta mag-ano. At kailangan dumaan lahat sa kanya. Sa mga nag-ano dyan, sinasabi na dapat inots, sumilip ka man lang o ano. Hindi sila binastos. Unang-una sinabi, sandali. Kasi nakalive ako. Siguro mapapanood nyo sa previous live ko, nakaraan na nag-ano kami. Inuman ba yun, no? Nag-iinuman tayo nun, ano? Mapapanood nyo yun. Nagulat ako, bigla akong huminto. Alam nyo yun, yung nangyari. Nagkaroon ng kalabugan dito sa pinto namin. So, nabigla ang tao namin dito, especially si Ronnie, nakasama ko. Kasi siya yung pinagbilinan. So, ako hindi ako suplada, wala akong ano. Ginalang ko lang talaga yung management na nagahawak sa akin. Walang masama sa ginawa ko at hindi ako salbahing tao. Alam niyo yan, hindi ako salbahing tao. That time, nabigla lang din ako. Kasi nga, nung nakaraan kasi, nung unang-unang punta nila Ate Ethel Buba, nila Donita, biglaan yun, mga inutil, ang init ng pagtanggap ko sa kanila. Dahil syempre, na-overwhelm ako eh. Alam mo yan, ako yung pinuntahan ng tao. Kumbaga, nakikita mo lang sa TV, ngayon pinuntahan ka, binili nila yung damit ko. Pero wala akong idea sa mga vlogging, alam nyo yan. Wala akong idea. Binili nila yung damit ko, just to clear lang ha. Ano ba yun? Ang hirap pala mag-English. Pero lilinawin ko lang, yung binilan nila sa akin is worth, tama si Sir Wilbert, is worth 20,000, 21,000 actually, 20,000 mahig, 20,400 yon. And then sabi ko, ayoko na talagang pabayaran. Ayoko nang pabayaran sa kanila dahil kumbaga parang karangalan sa akin puntahan ng artista, ng mga celebrity. Kumbaga karangalan kay Inuts yun. So ayoko talagang pabayaran na sa kanila. Pero sila Ate Donita, si Donita at si Ate Ethel is nagpumili. Sabi ko, nagkatawaran na lang. Ayun ang totoo, nagkatawaran na lang. Kaya binigyan nila ako ng 15,000. Malaking tulong na rin kay Inuts yun. Kumbaga pambili ni rin ng gamot at diaper ni nanay para sa akin yun. Pero hindi ko alam na etong magiging issue pala itong, alam mo yon yung, kasi that time kasi, mga inut, wala naman talaga akong alam kung, Diyos ko, kahit sino nga pwede pumunta sa akin, hindi rin nagbabawal si Sir Wilbert na makapag-collab ako kahit sa mga sinong vlogger. Pero kailangan dumaan sa kanya, courtesy call man lang. O, alam niyo yon kasi inuts, ay mga inuts, alam niyo naman na nandito na tayo sa ano, nandito na tayo sa industriya, so may ginagalang akong management. Napakaganda ng pagkakahawak sa akin ni Sir Wilbert. At guess what, sa loob ng 8 days naming pagsasama ni Sir Wilbert, may naka-close deal kami na worth 5 million para sa akin. Million ang ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, wala pa siyang napapakinabangan. Alam niyo 'yon, kaya 'wag niyo siyang i-bash. Napakabait ni Sir Wil, hindi niya ako take advantage ba ang tawag doon, hindi siya nagte-take advantage. Siya pa nga ang sumasagot para sa akin. Kaya sana itong live ko na 'to is ito na 'yung final. Okay, ito na 'yung final. Doon naman sa mga sinasabi na doon ako na ano eh, kasi syempre parang ang ano eh medyo masakit sa loob namin na kasi yung mga, actually, ano eh,
sa mga komento ng ibang tao, bakit ganyan si Inots? Din ako na nagbago ano, na. Nagbago ka na, ang taas na naman tingin mo sarili mo, artista na, dinedma mo pa. Sana kayo yung nasa sitwasyon ko, kasi hindi ganun kadali. Ika ko nga, hindi ganun kadali. Unang-una kasi, meron tayong pinirmahan na kontrata. So ayokong magkaroon uli ng another problema. Alam niyo yon, kaya lahat ng sinasabi sa akin is sumusunod lang po si Inutil. Wala akong intensyon manakit ng kapwa ko. Number one yung wala akong intensyon. Pero meron akong pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko yung sarili ko, pamilya ko, at saka yung taong tumutulong sa akin. Sana maintindihan niyo yon. Pero never ako nagbago. Never nagbago si Inutil. Sana after this live, kasi nagkapatawaran. Kasi magkaibigan yun eh, magkumari pa si Ate Ethel at saka si Sir Wilbert. Nagkapatawaran na sila. Pero itong mga komento nyo nga na, kala mo naman Inuts kung sino ka na, si Ethel Buba na yan, tinabla mo pa. Hindi ganun kadali. Di sana, ikaw na lang pumunta rito. Ikaw umupo. Tapos, naku, nanggigigil ako sa inyo ha. Kasi una talaga mga Inutil, yung pagbablog namin na yon. Biglaan yon, walang plano doon. Talagang ilang content yon mga Inutil, ngayon pa lang ako nagkakaalam. So sana maintindihan nyo ha, kasi meron din akong, syempre si Sir Wilbert, pinoprotektahan niya ako, kailangan ko rin din siyang protektahan. Okay mga Inutil, yung pagpunta nila Ethel Bubari, nila Ate Ethel dito, yun nga parang wala akong alam doon, kahit yung inuman niya, hindi ko alam na vlog na pala yun eh. Wala akong alam doon mga Inutil. Na meron pala pwedeng maging kaso doon dahil syempre inuman, 'di ba? Walang ano, hindi ko alam na vlog na pala 'yon. Pati yung pagano niya yung lasing-lasingan ni Slack, ano lang 'yon, ha? Scripted lang 'yon, yung dumaan siya sa ano na lasing siya. Scripted 'yon. Wala akong alam doon. Alam niyo naman niya mga Inutil, siksaksi kayo, nagtitinda lang ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong sitwasyon. Pero hindi intensyon ni Inuts na mambastos ng tao kasi 'yun ang dating sa akin ng mga komento na lumaki yung ulo ko. Never lalaki ang ulo ko. Sa tutusin, gusto ko nga lumaki kasi para tumaba ako dahil umiimpis ako mga Inutil. Alam niyo yun? Ang sakit lang kasi alam mo ako na nagpapalala dito. Yung mga taong mahilig magkomento na wala naman sa mismong nangyayari, wala naman doon. Huwag kayong ganun, stop na ng mga bad comments sa magkabilang side. Kasi unang-una, dumidepensa lang kasi kayo sa mga taong nagkokomento. Pero ang totoo mga Inuts, tigilan nyo yan, hindi nakaka-healthy yan. Dapat maging masaya na lang tayo eh. Maging masaya na lang tayo. Never akong lumaki ang ulo at never mangyayari yung kay Madam Inuts. Never mangyayari. Alam nyo kung bakit? Kasi iniingatan ko, sarili ko, iniingatan ko, mga mahal ko, iniingatan ko yung magiging ano namin ni Sir Wilbert. Kasi si Sir Wilbert napaka humble niya, napaka down to earth niya. Lahat para sa akin. Ako na nga ayaw tumanggap. Sa milyong-milyon ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, biruin mo yun sa YouTube ko, nilinis niya YouTube ko. Ngayon, nag-iingat ako sa pagla-live dahil nga syempre hanggat hindi pa namomonetize yung mga account ko. Hindi ako kailangan magbitiw ng mga, alam niyo yun, na hindi ako kailangan magbitiw ng mga anong words kasi nga kailangan kong mamonetize yung mga account ko. So kaya nag-iingat ako. Hindi ko intensyon na may masaktan, hindi ko intensyon na meron palang nagtampo sa akin, hindi ko intensyon yun. May sinusunod lang po akong management. Lahat ay pwedeng makipag-collab sa akin, lahat. Pero dumaan lang po kayo sa ano, dumaan lang po kayo sa mga, ano to, tamang sa proseso. Tamang proseso, especially of course yung courtesy call, kontakin niyo yung manager ko, may manager po tayo. Lahat ng mga gustong makipag-collab, mga endorsement, pwede po kayo doon. Pwede po kayo magtanong. Okay? Iyano lang po tayo. Happy-happy lang po tayo. Kaila Ate Ethel Buba, kaila Donita. Alam nyo po yan, kung ano yung init ng pagtanggap ko sa inyo, ganun ko pa rin kayo tatanggapin. Pero this time kasi, meron na po tayong management na humahawak sa akin. So, ayokong gumawa ng isasama ko din. Alam niyo, syempre nagkaroon na tayo ng unang-una pa lang ako nagka-problema na, 'di ba? So ayoko uli gumawa ng isa pang problema dahil wala akong alam dito sa tutusin, wala akong alam dito sa mga nangyayari. Kumbaga, syempre, katulad niyan, unti-unti na akong na-educate ng
Unti-unti na ako nalilinawan, ganyan, ganito, ganyan. Ngayon pa lang ako nagkakaalam. So ngayon, syempre, iniingatan ko na magkamali. Sana maintindihan nyo, pero never akong nagbago, never akong nagsuplada. Yung sila Ate Ethel, tinarato silang, hindi sila binastos ng pamilya ko, hindi sila inano. Kasi that time, nakita nyo, mapapanood nyo sa previous live ko, mga inutil, na nagnakaputi akong damit, na may biglang kumalampag at bigla akong huminto. Ayun yun. Ayun yun. Pilit nilang binubuksan yung pinto namin. So, syempre, nagulat lang din ako, at saka syempre may mga tao rin ako dito na sila yung mananagot kay Sir Wilbert, alam mo yun. Kaya sana ano, wag na kayo magkomento ng mga magpalitan ng mga bad comment, good comment, wag na. Happy na lang tayo. Pero pasensya na kayo kasi ang inaano niyo nagbago na sino. Doon ako nagagalit kasi hindi ko naman kailangan talaga i-explain yung sarili ko. Pero habang nababasa ko yung mga comment nyo, inots, bakit ganyan? Parang asarap mo nang i-unfollow kasi lumaki na yung ulo mo. Hindi ganon. Meron na tayong management na sinusunod. Hindi na ginagalang ko lang yung mga dokumentong pinirmahan ko. Meron na kaming ano ni Sir Wilbert. Tsaka napakabait na tao ni Sir Wilbert. Napakabait ni tao. Tsaka so, alam mo sa tutuusin, talagang mag-ano kami nila Ate Ethel Buba, hindi lang, medyo lang meron nagkaroon lang ng misunderstanding na hindi naman dapat nang palakihin. Alam niyo yon. Yung sa TikTok pa, ayan, tinamaan din talaga ako doon kasi syempre ang comment, alo, si Inuts, ganyan na ba si Inuts, nag-astang ano?